Hello guys, sa video na ito, gagawa po tayo ng stock review for GMA Network Incorporated or GMA7. So kung nagbabalak kang mag-invest sa company or kung shareholder ka na ng company, sana makatulong sa'yo itong video na ito. So unting background lang about the company. GMA Network Incorporated or GMA7 is the Philippines' leading broadcasting company. The company operates a network of 91 TV stations and 23 radio stations throughout the country. At yung kanila pong headquarter ay located sa Diliman, Quezon City. So bukod po sa TV at radio businesses, nagfo-focus din po ang GMA7 sa program syndication, film production, music publishing and distribution, set design, audiovisual production, at new media. And based po sa data from Nielsen Philippines, GMA7 reached 97.5% of total TV households in the country with an estimated 83 million viewers nationwide. So ito naman ang mga subsidiaries at affiliates ng GMA Network Incorporated. Kabilang ang GMA Marketing and Productions Incorporated, GMA New Media Incorporated, GMA Network Films Incorporated, GMA Worldwide Philippines Incorporated, RGMA Marketing and Productions Incorporated or GMA Records, CityNet Network Marketing and Productions Incorporated, Scenarios Incorporated, Alta Productions Group Incorporated, Media Merge Corporation, Philippine Entertainment Portal Incorporated, DigiPi Incorporated, at Script 2010 Incorporated. So ito naman po yung complete conglomerate map ng GMA Network Incorporated. So ang chairman at CEO ng company ay si Attorney Felipe L. Gozun. Chairman din po siya ng 31 different companies at karamihan po doon ay related sa media and broadcasting industry. So by that, we can say na merong magandang management ang GMA7. So tignan naman natin yung financials ng GMA7. Unahin na natin yung revenue at net income ng company. From 2018 to 2021, consistent namang tumaas yung revenue at net income ng company, especially noong 2020 kung saan nawala nga yung kanilang main competitor na ABS-CBN. Dito, halos naging monopoly na yung company kung saan nakuha nila yung majority ng traditional advertising na nagpaganda nga ng kanilang revenue at net income noong 2020. And for 2021, nagtala ang company ng 22.45 billion pesos na revenue at 7.5 billion pesos na net income. So bukod sa traditional advertising, nakatulong din sa growth ng revenue at net income ng company for 2021 yung election ads dahil nga nagsimula na rin yung election period noong last quarter ng 2021. So para naman sa balance sheet ng company, para malaman natin kung merong bang strong financial or kung kaya bang bayaran ng company yung kanilang short-term debt, kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So yung current ratio ng company ay 3.42. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. Since lumagpas yung current ratio ng company sa minimum target natin, ibig sabihin merong super attractive current ratio yung GMA7. At kung mapapansin nyo, walang long-term debt yung company, which is maganda since wala silang binabayarang interest yearly. So yung kinikita ng company, pwede nilang gamitin sa kanilang expansion or pwede nilang ibigay as dividends sa kanilang mga shareholders. So para malaman natin kung yung operations ba ng company ay pinoponduhan through equity financing, tignan natin yung debt to equity ratio ng company. Para makuha yon, kailangan lang nating i-divide yung total liabilities sa total equity. So yung debt to equity ratio ng company ay 0.66. Meaning, hindi pa kailangang umutang ng company at sapat pa yung kanilang equity para ponduhan yung kanilang operations. So para naman sa free cash flow ng company, para makuha yon,
kailangan lang nating i-less yung operating cash flow sa capital expenditures. So maganda dahil after nga mabayaran ng kanilang operating expense at capital expenditures, merong positive free cash flow na 8.22 billion pesos. At kung mapapansin nyo, sa loob ng mahabang panahon, ito yung pinakamalaking free cash flow ng company kung saan pwede nilang gamitin ito sa kanilang expansion o ibigay nila sa kanilang mga shareholders as dividends. So regarding naman sa dividends, isa ang GMA7 sa mga stocks na consistent na nagbibigay ng mataas na dividend yield sa kanilang mga shareholders na maganda for long-term investor. So yung current EPS or earnings per share ng company ay 1.57 while yung kanilang PE ratio ay 6.73, meaning we are paying 6.73 pesos to earn 1 peso na for me super attractive. So para naman sa moat ng company, they have strong moat which are financial and brand moat. Since ang GMA7 ang pinakamalaking broadcasting company sa Pilipinas, so kilalang kilala sila sa ating bansa. And the company also have strong financials and well-handled debt. So para naman sa intrinsic value ng company, ang ating computed intrinsic value for GMA7 ay 16.18 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price ay 11.32 pesos. So share ko lang din guys yung computation natin ng intrinsic value ng company. So ang main concern ko lang for GMA7, majority kasi ng mga companies ngayon ay nag-start ng mag-focus sa online advertising. So ito yung mga advertisement na lumalabas sa mga social media platforms like YouTube and Facebook. So ito yung main threat sa traditional advertising na main contributor naman ng revenue at net income ng GMA7. So maybe not in short term but for long run, makaapekto ito sa profit ng company. But overall, I think masusustain ng company yung kanilang financial growth for 2022 since election year nga at majority ng election ads ay sure na napunta sa GMA Network. At bukod dun, I'm sure na sa 2023, maganda rin yung ibibigay na dividend yield ng company. At we can say na sa susunod na 3 hanggang 5 taon, isa ang GMA Network Incorporated sa mga stocks na mapapasama sa mga listahan ng best dividend stocks sa PSE or Philippine Stock Exchange. So ayun lamang guys ang ating stock review. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung nakatulong man, please don't forget to like this video at kung bago ka naman sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na ipopost natin. Maraming salamat po!